Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap. Ako po ay narito sa may pupunta po ako ng isang senior citizen na siya po ay nangangailangan ng tulong. At ayon po sa akin na isa na taong naglapit sa akin, sila po ay nag-o-oxygen na sa kanilang bahay. Nakakapagod. Maganda tanghali po. Ay, ay si nanay, maganda tanghali po. Nanay, may nakapagano sa akin na kayo daw ay na may karamdaman. Ay, nag-o-oxygen na pala. May special child daw, iwan ako. May special child pang apo. Tapos po ako yung masama rin ang pakaramdam. Puro, ano, tawag dito, gamot. Ano naman ang nararamdaman mo, ate? Ano po, ay mayroon. Ako rin, kailangan na magpatis yung dugo. Kung aninig or ano. Ate, lagyan naman lang dito kung ano rin. Ay, kung ano yung mga ano po, ay usap. Tapos ko, yung ano. Ay, si nanay po, ayan, kakabitan po siya ng oxygen dahil siya'y nahihirapan pa lang huminga pag nagsasalita. Nahihirapan po kung huminga. Nanay, ano pong pangalan mo? Sinayda po, Lianita. Laida? Sinayda. Sinayda, Lianita. Opo. Oh, ilang taon na po kayo, nanay? 60 na po ako ng December. Ah, kasi 60 mo lang po. Opo. Isa po siyang senior citizen. Opo. Ito po ang kanyang bahay. Siya ay... may maliit na bahay. Nandito po ang kanyang anak na may sakit din. Opo, tapos meron pang isang batang special child. Ilan taon na po yun? 8 na po. 8 taon na yan. Nakahiga lang siya. Opo. Talaga po ang sakripisyo po ng mag-asawa din at bili ng gatas, pang diaper. Ako pong gamit kay oxygen, tapos may nebulizer, may gamot. May nebulizer. Ah. Matagal na po kayo, nanay, nag-ano? Na gumagamit ng oxygen. Opo, salin lang po na salin. Oh. Ito po mga kalingap, ito po ang kanyang oxygen na nandito lang po sila sa bahay. Sana po may magandang kalooban na makakita nitong video na ito at makapagpaabot po ng kahit kaunting tulong para sa kanya. May nebulizer din po siya para kuan ito po hindi na po siya makaalis ng ano. Ngayon ito po nahihirapan talaga siyang huminga. Payat na payat na. Sana po mga kalingap matulungan natin si nanay. Talagang sa hirap po ng buhay, di naman po natin masasabi na sila ay may pinagkukunan. Dahil ang alam ko po yung isa niyang anak, may dalawa ring anak na tatlo po yan. Tatlo ang anak mo ni? Ayan, tatlo po ang anak niya na hindi po siya makatinda. Na siya po ay pumapasok dun sa amin, sa aking kapatid ng tindera. Tumali po mga resulta ng diagnostic po. Ngayon po ay siya ay hindi makapasok dahil walang magbabantay sa kanilang ina. Ito po, hiwalay din po siya sa asawa kaya kailangan maghanap buhay. Gusto, ang hirap ng buhay. Ito po ang kanilang bahay. Ito po ang bahay ni Nanay Sinayda. Baka naman po yung may magagandang kalooban. Sana naman po matulungan natin siya. Ito po ang libot ng kanilang bahay. Ito po ang kabuuan ng bahay niya. Although, ito po ay yero naman ang bubong, pero napakaliit po. Kaya, sino man po yung may magagandang kalooban na siya ay matulungan kahit papano. Kasi nangangailangan po talaga siya. Dito po sila nagluluto malayo sa bahay nila. Kaya, kinakailangan na siya ay may tagapagbantay. Dahil siya po ngayon ay naka-oxygen na kung medyo naman nakakahinga siya ng maluwag, ay itinatanggal po ang oxygen niya. Kaya Kuya Bal Santos Matubang, ako po ay nananawagan sa inyo. Sana po ay inyong matulungan si Nanay, si Naida, Lianeta, ano po? Yun po ay andito. Talagang ang pamilya nila kinakailangan pong matulungan. Ito po, nag-nebulizer po siya. At
naka-oxygen pa. Siya po ay 60 years old, isang senior citizen. Ito naman pong kanyang apo na nakahiga lang dito, 8 years old na raw po yan. Special child po siya, hindi nakakatayo. Ina naman may karamdaman din. At itong ina may karamdaman din, manapakarami niyang laboratory. Ngayon ay pinagpapalabuta, laboratory na rin daw siya ng kanyang dugo. Ito po mga Twitter daw po ako, thyroid. Thyroid, oh, may thyroid daw po siya. Ayan pera po talaga ang kailangan namin dito. Ayan. Ilan taong ka na ate? 30 po. 30. Ilan anak mo? Isa pa lang po. Isa pa lang? Ay, tapos ganyan po. Tapos ano? Paraw po ng dugo sa akin. Ay, i-check ang iyong tubo. Okay. Mm-hmm. Si nanay. Parang kailan lang may kapatid ka rin namatay, ano? Si Ate Rolena po, yung hindi ko sa baba. Ah, oo, yung ano? Sa ako ni Kuya Alan Pistrado. Ilan ang anak mo? Tatlo din? Tatlo po, isang babae. Tatlo po, ito. Ito si Ate. Hindi nakapagtinda, hindi nakapasok at walang mag... asikaso kay nanay, walang magbantay. Wala po, pati na ng bata niya kapasok at nung kanay. Kaya minsan po ako po nagamantay sa nanay ko. Hindi ko na po kaya ng katawan ko sa hinaan din po kaya ng katawan ko. Bumagsak na rin ang katawan ko, takoy na mayat. Nakikita mo naman po sa itsura ng barat. Pero yung iyong ano, palalim, ano, yung iyong goiter. Kaya talagang mas... ngayon ka po yung sabi sa diagnostic nga ni, chikap daw po ako lang tuwing ikalawang buwan. Oo. Sa kagipitan po namin, hindi po kami po talaga makapunta nun sa kagipitan ng korta talaga. Ito po. Ano yung batang laki na ang sagatas. Hindi kumakain. Hindi kumakain po siya ng mga ibang pagkain. 8 taon. Kapo niya, hindi po natin si Rina dito. Mm-hmm. Saka yung aking rosa nilang sagatasan at ako binisita nga. Masama po talaga. Mm-hmm. Kaya sabi ko lang po ay ako anakin ay ano nanakin ninyo talaga hindi ko na kaya, ako nahihirapan na po. Mm-hmm. Sabi ko lang ganun. Ako inakulang anakin sa pambili ng oksigen. Mm-hmm. Pambili ng gamot sa balas ilibulizer, tablitas. Wala po talaga mapagkunan din ang mga anak ko. Tapos din po talaga kami sa akin. Ay nanay, kayo po ay manawagan sa mga Kalingap team, sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, na alam ko po na sila yung maaari nating lapitan para kayo maipaabot yung tulong para sa inyo. At saka po dun sa mga, kung sino man po yung mga may mabubuting kalooban, inihingi ko po ng tulong si nanay kasi po talagang sa hirap po ng buhay. Ito, may nebulizer na siya, may oxygen pa. Kaya sana naman po bahanggan natin siya kahit kaunting tulong na sa abot ng ating makakaya. At nandito po ako ngayon na kumakatok sa inyo. Sana po matulungan natin si nanay. Wala man po ako financially na maitulong. Gusto ko lang po maitawag sa inyo na maihingi sa inyo ng kaunting tulong si nanay. Ito po ang kanilang ano sitwasyon ng buhay. Ang kanyang higaan ay may butas-butas na din. Kanilang ano, napakaliit lang po ng bahay niya. Dito lang po siya o sa baba. Ayan po ang kabuuan ng bahay nila. Baka naman po sa tulong ninyo ay mabigyan natin ng kaunting tulong si nanay. Si nanay Sinaida. Ito po ang kanilang bahay o. Alam ko po napakahirap abutin dito sa kanila dahil nandito po kami sa probinsya, malapit sa Katanawan, sa bayan ng Katanawan. Kaya kung ako po yung magiging tulay para sila ay matulungan, ako po ay nagpapasalamat ngayon pa lang sa inyo. At ito po, talagang sinadya ko po siya. Dahil naubusan po yung pangpasalin na naman. Ito po, ayan po ang oxygen nila. Pangpasalin. Ilang araw na ay tinatagal nito? Ayun pong malaki ay lampas 2 buwan. Ah. Ay, ito pong maliit ay baka bukas na. Nagkat pa masyado na hapon noon. Ay, ngayon pero mamin. Ay, ngayon na nga hapon. Hindi na nawawala. Hindi natatagal. Nang ganun ano. Ay, siya po. At atin pong ilalapit. Marami po sa kalimang partners na
willing naman pong tumulong nanay, lalo na po ngayon sa mga kagaya ninyo, senior na, tapos may karamdaman pa. At isa rin po itong kanyang apo, na isang special child, 8 years old na po siya, ayan po. Siya po ay special child, hindi nakakatayo, basta nakahiga na lang. Hindi rin po nakakapagsalita, nabubuhay lang po siya sa gatas, ayan po, sa 8 years old, gumagamit pa siya ng bottle, milk bottle. At saka ito po nanay niya, isa rin problema din. Siya po ay anak ni Nanay Sinaida. Meron din po siyang goiter na kinakailangan din ng gamot at saka ang mga laboratory niya, maintenance. Kaya Kuya Bal Santos Matubang at sa lahat po ng mga Kalinga partners, ito po si Nanay. Sana po sa lalong madaling panahon po, mapagkalooban po ninyo siya ng tulong. Dahil talaga pong nakikita ko po ang hirap ng buhay ni Nanay ngayon sa sitwasyon. Ito po siya ngayon. Ito po ang kanyang ano, nasa bundok. Inakyat ko po yung bundok. Inakyat ko po muna. Muntik. Matarik po yung bundok eh. O yan po, paibaba po. Pero hay, malapit naman po siya sa highway. Ayan. Sabay magagandang kalooban. Sana po matulungan natin siya. Nanay, manawagan ka po kay Kuya Bal Santos Matubang na ito po ay isi-send ko sa kanila itong interview ko sa inyo, yung kalagayan ninyo para makita po nila ang kanya, ang iyong sitwasyon. Ngayon po manawagan ka kung anong gusto mo, kung ano yung hiling mo sa kanila at baka sakali meron silang isang kalingap na mapapunta rito para mag-abot ng tulong sa inyo. Sige po, Nay. Ako po ay nananawagan sa mga katulad po ninyo na kami talagang mahingi po ako ng tulong. Mm-hmm. Dahil ako po ay nag-oxygen at ako'y may hika. Ako po'y nag-alibulizer na inom ng tablitas. Wala po kaming maibili. Ay kami po isang mahirap laang. Wala na po akong asawa. Ako po ay senior citizen. Ngayon pa lang po ako napasama sa senior citizen. Kaya po ako'y mahingi sa inyo ng kaunting tulong. Yun lang po. Nanay, magpakilala ka po kung ano yung pangalan nyo, gano'n. Ako po ay si Sinaida Yanita. Nakatira po dito sa Barangay Bulo, Katanawang Quezon. Mm-hmm. Ang aking po mga anak ay may karamdaman din po at saka ang aking apo ay isa rin pong special child. Mm-hmm. Tapos yung isa ko pong anak na ano, may karamdaman po at meron siyang goiter. Ay kailangan din po niya magpa gamot at may maintenance siyang nainom. Mm-hmm. Yun lang po at marami pong salamat. Sige po, Nanay. Ito po ay i-send ko doon sa aming GC at alam ko pong hindi po nila tayo kababayaan. Lalo tigit po, Nanay, manalangin lamang tayo sa Diyos na sana dumating din yung pagpapala niya na kahit kayo ay nasa banig ng karamdaman, kayo ay matulungan kahit kunti-kunti lang. At sa lahat po ng mga supporters ni Kuya Bal Santos Matubang, ako po ay dumudulog sa inyo na sana po ay matulong namin ang pamilyang ito ni Nanay Sinaida. Ito po ang kanyang apo. Nandito lang din nakahiga. Napaka ano, pinababa na lang yung trapal. Mm-hmm. Oo, ayan pa. Ayan po yung trapal sa ulunan. Pag umulan po ay kasulitang ulan. Wala po silang pamintuan, wala po silang sara sa pinto. Ito po, binababa na lang po yung mga nakalawit na yan para lang po cover sa kanila sa gabi. At muli po, ako po ay sumasama sa inyong lahat. Sana'y pagkalooban ninyo sila ng inyong mga biyayang galing sa puso. At muli po maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kalinga Lydia B. BP. Bago lang po ako sa channel, sa YouTube channel. Ano pa lang po, 3 weeks pa lang po ako sa channel. At ang channel ko po sa YouTube ay gawa rin lang ng ang mga kalingap na si
Kalingap Berador. At ako po ay ngayon, nagpa-practice pa lang po ako na sana ay magtuloy-tuloy po ito para kita ay, para ako ay maraming mapuntahan na may nangangailangan na talaga ng tulong. At muli po ang pasasalamat ko sa inyo at sana po ay mabigyan ninyo ng pansin ito. Salamat po.